Good news muna tayo. Magbaban lang muna tayo, no? At pag-uusapan natin yung isang event na may kinalaman po sa ating turismo, lalo pat ngayon ay araw ng Biyernes, ha, yung mga nagbabalak na mag-quick escapade sa labas ng Metro Manila at magtungo po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pag-usapan po natin itong isang international event na gagawin po dito sa Pilipinas. Kauna-unahang pagkakataon po yan na gagawin po sa Southeast Asia at dito rin po sa ating bansa, yung International Canoe Federation o ICF Dragon Boat Championship. Saan po yan magaganap? Saan pa? Di kung doon sa isang lugar na sikat na destinasyon pagdating po sa mga turista sa Puerto Princesa City, Palawan. Yan po ay gagawin sa October at November. At para po tayo ibigyan ng karagdagang detalye kaugnay ng prestigious sports event na ito na gagawin po dito sa ating bansa, abay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Ms. Leonora Escoliante, ang presidente po ng Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation. Magandang umaga po, Ma'am Leonora. Magandang umaga, Ma'am Cecil, at saka sa mga viewers natin at saka mga listeners ng Usapang Tol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Ma'am, siguro simulan natin itong ating diskusyon. Gaano po ba kahalaga itong event na ito at ano po ang benepisyo ng ating bansa at ng mamamayan dito po sa idaraos na international sports event na ito? Napakalaga po ito kasi ito yung kauna-unahan na mag-host ang Pilipinas sa ganitong Dragon Boat World Championship. Mm-hmm. At saka ito rin ang kauna-unahan sa Southeast Asia. Mm-hmm. No? At ito ay we are also advocating the paddle together and climate action. So meron tayong mga coastal clean up and save Puerto Princesa Bay, and of course this event is a reflection of our dedication to sustainability and our capacity to be a global leader in a sports tourism. Yun. So may bit-bit pa lang advocacy, ma'am, itong inyong aktibidad. Opo, hindi lang po tayo sa sports, no? Of course, kasi ang alam naman natin ang Puerto Princesa City is a part of the last ecological frontier and a carbon neutral city. Mm-hmm. So perfect po ito sa as a backdrop and a platform to raise awareness for environmental stewardship. Wow, very timely po yung ganyang advocacy, and of course, para na rin po ma-showcase muli sa ibang bansa yung ganda ng Puerto Princesa City, Palawan. Opo, ma'am. Oo. At saka kaya napakaganda po talagang pagkakataon na to. At talagang kami po ay sobrang pasasalamat at tinanggap po ito ni Mayor Lucilio Bayron nung nakaraang taon when I offered it to him na kung okay lang ba kung i-host niya yung World Championship. Sa totoo lang, pangarap po talaga ito nung nag-uumpisa pa lang si Mayor Bayron as a mayor nung 2013 to 2014 nung nagkaroon po kami ng international club crew sa unang pagkakataon din sa Puerto Princesa, at nagbulong siya sa akin na, Coach Len, baka pwede ba natin dalhin dito ang World Championship? Apo. Sabi ko, aba, napakahirap po yata yun, Mayor. So, but hindi natin akalain na sa ngayon ay matutupad na po yung pangarap namin at lalong-lalo na po ng federation na to. Total naman, ma'am, coming from a good performance sa Olympics, kumbaga, this would also be a timely event para mas lalo nating mabigyan ng emphasis, ito pong kahalagahan. Congratulations. Mm-hmm. Ay, hello, magandang umaga, Tol. Congratulations po. Thank you po for inviting me here. Oho. So, tuloy-tuloy niyo lang yan. Opo. Salamat po, Tol. Opo. Yung malaman natin, Sentol, ano-ano bang mga bansa po ang kalahok po dito sa inyong aktibidad, ma'am? Sa ngayon, more than 20 countries na po nag-confirm, pero meron po tayong pending kasi medyo meron pa sila mga time trials na ginaganap this last week of September. Pero nangunguna na dito ang USA, Canada, Czech Republic, Thailand, Indonesia, Myanmar, Cambodia,
Marami pa po. Basta ilalabas na lang po natin lahat yan. Pero confirm na po, at isa nga po, kahapon lang ay nagpadala na ng kupunan ang India na 120 wow. athletes ang pinadala po nila. Ah, ganun pala karami, ma'am. Ano, iba-ibang kategory po ba yan, ma'am? Opo, ma'am. Mayroon po tayong 54 events at composed po yan ng junior category, 18 and below. And then the open category po, yun yung national team senior category. And we have 40 plus Master A. May mga nagkakaedad na mga 40 to 49. May bracketing po rin sila. And then meron po tayong 50 plus Master B na 50 plus and above po naman ang maglalaban-laban. Ayun, ma'am. Napaka, ano po pala, no? Parang... all-encompassing pala itong sports event na ito, Ma'am Leonora. Opo. Parang nangyayari po kasi ito, this is a sports for all ages. Mm-hmm, opo. Kaya, at saka hindi po siya hazardous. Talagang a friendly, ano po talaga siya, for all ages. Mm-hmm. Sports for all Curious ages. Kami, ma'am, kamusta po ba ang performance ng Pilipinas pagdating sa Dragon Boat? Sa ngayon po, kasi last po kami nakapag-compete ng World Championship, that was 2018 sa Gainesville, USA, no? Nakapag-dala po tayo ng 5 golds and 2 silvers. Mm-hmm. Then nag-pandemic po kasi dahil ginaganap po ito every 2 years lang. Mm-hmm. So nagkaroon po tayo ng pandemic ng 2020, so hindi po natuloy ang World Championship, at nagkaroon ng 2022, hindi po kami naipadala ng Philippine Sports kasi on our part sa Pilipinas is pandemic pa yan. So hindi po kami naipadala pa sa abroad. Kaya ito na po yung 2024 Ayun. Na tayo na po yung host ay dito na po ginanap. At sobrang marami po ang nag-participate. So parang ito po ulit yung ating pagkakataon para makalahok sa international sports event on Dragon Boat. Ano po? Opo, but we have a side ano naman competition like last Cambodia SEA Games, and then itong mga international exposure din po nila. Nagpupunta tayo ng Russia, nagpupunta ang team natin sa Thailand or sa China. Meron naman po. Pero ito kasi yung so far sa larangan ng Dragon Boat event, since Dragon Boat is not an Olympic event, ito po yung pinaka-highest competition po niya. Itong World Championship. Ah, okay. Sa buong mundo, ito na po pala yun, ang highest competition Opo. Sa Dragon Mm-mm. Boat. Opo. Okay. Lastly, ma'am, siguro bigyan nyo kami ng karagdagang detalye, kailan eksakto po ito magaganap, at yung mga interesadong manood, papaano po ba? Yun po. Ito po ay mag-uumpisa sa October 31. Yan po yung opening natin. At sana po maimbitahan po namin kayo. Lalo na po, papadala kami ng sulat at invitation. Tol Francis po. Sige po, hintayin ko po yung sulat niyo, ma'am. Opo. Kailangan ka po namin dito. At lalo na po is yung kapatid mo, si Mayor Bumble Press Tolentino, is my colleague in the POC. Oh. So maraming salamat din po sa suporta ninya. And then, yun, yung opening po is 31. After the opening, race na po agad yan ng 2,000 meters. And then after that, 4 days po yan, meron tayong 500 meters, meron tayong 200 meters. Up to November 3 po ang competition natin. Mm-hmm. Open po ito, wala po itong bayad, para po ito sa mga mamamayan natin, at lalong-lalo na po sa City of Puerto Princesa at sa buong Palawan Island po. Okay. Yun. Marami pong salamat. At mag-aabang po dyan sa event na yan. And good luck to all of you. Good luck to all of you. Opo, thank you. And then please connect lang po kayo sa www.paddletogether.org. So nandiyan naman po, ipopost po namin kung anong po mga bagong informasyon na gaganapin po dito sa ating kauna-unahang World Dragon Boat Championship hosting po. Okay, marami pong salamat, ma'am. Maraming salamat, Ms. Leonora Escalante. Thank you po, Senator. Thank you, Ma'am Cecil. Yes, at magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po.